Pinalawig ng Korte Supremang 120-day temporary restraining order sa pagpapatupad ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Makibalita tayo kay Lia Manyalok del Castillo. Lia? Sino muli nang in-extend ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad sa Cybercrime Prevention Act? Indefinite na ngayon ang inilabas na extension ng TRO na ipinag-utos ng Supreme Court. Ibig sabihin nito ay patuloy pang hindi maipapatupad ang nasabing batas. Matatanda ang bukas na sana mapapasok ang naunang TRO na ipinalabas ng korte pabor sa mga petitioner na kumukontra sa anti-cybercrime law. Nitong nakaraang dalawang Martes ay dininig ng Supreme Court ang oral arguments para sa kaso kung saan iginiit ng mga contra-cybercrime ang kanilang mga punto kung bakit dapat mabasura ang buong batas. Kabilang sa mariin nilang tinututulan ang provision sa online libel, collection ng traffic data at pag-block or restrict ng access sa isang website. Ang Solicitor General naman ay dumepensa at sinabing constitutional ang batas. Ngayong na-extend ang TRO, ang sunod na hihintayin na lang sa mga susunod na araw ay ang magiging hatol ng korte sa constitutionality ng anti-cybercrime law. Samantala, sa isang text message na pa-aleluya naman, si Attorney Harry Roque, isa sa mga petitioner nga na kumukontra sa cybercrime law sa naging extension na inilabas ng Supreme Court. Anya, ito raw ay magpipigil doon sa sinasabing chilling effect na magiging epekto sana ng pagpapatupad ng cybercrime law. Chino? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.